Magandang araw mga kapochamp. Bilang isang veterinaryo, nandito pa rin tayo sa Pandi, Bulacan upang maghatid ng serbisyong teknikal sa mga backyard swine raiser. At syempre, kasama pa rin dyan ang Porchamp. Tara, samahan niyo ako! Magandang araw. Ako po si Leonilo Marquez, isa pong swine raiser dito po sa Manatal, Pandi, Bulacan. Nag-alaga ako ng 12 ulo ng baboy na kahit naman paano'y kumita hanggang sa naisipan ko na nga na magdagdag ng kulungan. Magandang araw, kanino? Doc, umubot ka pa sila kayo. Mabisita itong mga alaga mo. Kamusta naman po yung ating mga alaga? Okay naman po sila, masisigla naman at hindi nagkakasakit. Napansin ko, madami-dami. Mga ilang piraso po ito ngayon inyong mga alaga? Sa ngayon po, ito ay 60 heads. Okay. Ito po bang mga big na to na 60 heads ay sarili nyo pong palabas na o palaga lang po sa inyo? Hindi po. Palaga po yan ng isang local feed company dito sa Pandi. Okay. So, paano po ang sistema sa pagpapaalaga po ng mga beak na ito hanggang sa i-market natin? Ang sistema po nila, sila magpo-provide ng feed, pati gamot. Ang buyer, sila rin po nagpo-provide. Then, pagka po kumita, ang aming hati ay 60-40. Yung pagiging contract grower, no, sa mga ganitong sistema ng pagpapaalaga ay choice nyo po yan. Gaya nga ng sabi niya kanina, malaki din naman ang kita. No? Sabi niya nga, isa 60-40 ang kitaan sa contract growing. Per head, ang kinikita niya, umaabot siguro ng 1,000 to 1,500. Kung meron kang 60 heads, maaari kang kumita, no? Sa loob ng 4.5 months ng 90,000. Ang karanasan hindi ko makakalimutan ay yung nung isang aking nakaraang alaga na inabot ng panahon ng panagulan na ang baboy ay lagi nagkakasakit. Tatlong buwan lang pina-pull out na ang baboy dahil hindi na kayang i-recover ng gamot. Tulad na lamang ng mga experiences natin, no? Pag hindi umabot sa maayos na edad at timbang at nagkaroon ng sakit ng mga baboy, itong kumpanya na to ay maaaring kunin, no? Yung kanilang pinaalaga na kaysa malugi pa o mamatay yung kanilang maalaga, no, papakinabangan nila ito at imamarket nila ng maaga. So, ang lugi ng farmers dito, yung pagod at oras nila, no, sa pag-aalaga ng baboy. Danilo, by profession po ba, ano po yung talagang trabaho natin bago po tayo napunta sa pag-aalaga po ng baboy? Nagdadrive po ako ng service ng mga estudyante sa isang exclusive na school dito sa Pandi. So, paano nyo po naisipan na mag-aalaga po ng baboy? Meron naman pong oras para sa pag-aalaga ng baboy at pagsundo ng estudyante. Pagdating po ng pagsundo ng estudyante, mga 8 o'clock, papakainin na ang baboy. Okay. Pag nakakain na po ng kauntit, medyo na mahimahinga na, maglilinis na po ng kulungan. Then, abuti na po ako ng halos ng katanghalian doon. Bibigyan mo na uli ng panibagong pagkain sa tanghalian. At ang susunod na po nung pagbibigay ng hapunan, bago ko umalis, bago sumundo ng estudyante. Okay. So, sistema lang, no? Apa. At talagang inaano natin yung oras natin para dun sa trabaho natin na pagdadrive at the same time maalagaan natin yung ating mga alaga. So far po, ano po ba yung mga common na nagiging problema natin simula po nung kayo'y nag-umpisa? Ang nagiging pangkaraniwan pong problema ng biik sa pagkadating pa lang ay yung pagtatay nila, pagdudumi nila. Oo. Yung panahon ng ang ulan ay laging hindi umaalis, nagkakaroon ng ubo, lagnat, pagdating naman ng panagaraw, yung heat stroke at tamping.
sa kalaman lang po ninyo kanino no, nandito rin si Port Champ para mag-extend po ng servisyong technical. Opo. No, dahil si Port Champ ay may mga produkto na maaaring makatulong sa pag-aalaga niyo po ng baboy. Opo. Isa lang po sa produkto na pwedeng makatulong po sa inyo is yung Port Ace. So water soluble powder po ito na antibiotic na merong laman na amoxicillin colistin. Kumpleto na po siya sa madaling sabi. Yes, so at makakatulong po to para apulahin yung cost ng pagtatae. At the same time, meron din po itong electrolytes na para hindi po ma-dehydrate at bumagsak po yung katawan ng ating alaga. At the same time, yung tinatawag po nating sodium butyrate. So, tumutulong po ito upang mapanatiling healthy po yung bituka at hindi po maging bansot po yung ating mga alaga. So, ibig sabihin po, yun. Po, ano po yung mga suplemento na binibigay po natin sa ating mga alaga? Yung pong vitamins na inia-apply nila riyan kasi injectable. Ah, okay. Ngayon, ika nga natin, pagka nag-i-inject, nai-stress ang baboy dahil haabulin mo kayo sa... Halos isa-isahin mo yan. Oo, isa-isahin mo yung tatatakan mo. Ang disadvantage lang ng mga injectable na vitamins, especially at younger age, ay malaki ang stress na binibigay nito sa ating mga alaga. And then sa dami ng alaga mo individually ay sasaksakan mo ito, so dagdag labor, no? Hahabulin mo yung nang isa-isa yung mga alaga. That's why nag-recommend tayo na ihahalo na lang sa tubig or sa pagkain na kung saan pag nahalo mo na siya, no? Ibibigay mo na lang at kusang kakainin na lang o iinumin na lang nila kasama yung vitamins. Itong suplemento na to na Sustancy ay pwede rin makaprevent yung pagkapilay, no, yung tinatawag nating boost stepping sa mga biik, no, especially kasi yun ang nangyayari din po talaga, namimilay yung ating mga alaga. So yun na rin po yung ibibigay natin suplemento para maiwasan po natin yung mga okay ganung problema. So itong mga produkto na ito ay siguradong bago, may kalidad at napaka-epektibo pagdating sa pag-aalaga ng baboy. Payo ko lang mang doon sa mga kasamahan ko nag-aalaga ng baboy, huwag tayong titigil. Basta't laban lang, kahit nalulugi, ala tayong magagawa. Talagang ganyan eh. Pero ang buhay ito, basta diretso lang, laban lang. Okay, Kanilo, maraming salamat ulit. Salamat din po sa inyo at kayo ay nakarating dito. Opo, at anytime welcome po kayo. Pwede kayong tumawag o kumunta okay sa akin po upang matulungan po namin kayo kung magkaroon po tayo ng problema. Okay po. Salamat po ng marami sa inyo. Okay, thank you po. Salamat po. Ayan mga ka-Portchamp, natunghayan natin ang istorya ni Kanilo na isang contract grower. Muli, ako si Doc Lian para sa Portchamp!